Mabuhay kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pinagdiwang po sa Jakarta, Indonesia, ang ika-56 na anibersaryo ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Panauhin pandangal sa selebrasyon si Indonesian President Joko Widodo. Nagpapatrol Wendy Palomo. Malayo na ang nakamit na tagumpay ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa loob ng 56 na taon mula nang itatag ito. Kabilang dito ang pagpapatibay ng ugnayan at kooperasyon ng mga bansa at pagsusulong ng kapayapaan sa Timog Silangang Asya. ASEAN has fostered cooperation to sustain its relevance in responding to regional and global challenges and in maintaining economic development and prosperity for the benefits of all the core region people. Ang Pilipinas ay isa sa 5 founding member states, kasama ang Indonesia, Malaysia, Thailand at Singapore. Ngayong taon 2023, ipinagdidiwang ang 56th founding anniversary. Ang programa ay ginaganap dito sa Nusantara Hall sa ASEAN headquarters sa Jakarta. Excellency Joko Widodo. Ikinatuwa ni Indonesia President Joko Widodo na sa loob ng 56 na taon, naging payapa, matatag at maunlad ang rehiyon sa gitna ng mga hamon. Tampok sa selebrasyon ang traditional na nasi tumpeng, isang Indonesian rice dish na hitik sa mga gulay at karne. Simbolo ito ng galak at pasasalamat. Nagtanghal din ang mga estudyante ng Sekola Perkumpulan Mandiri. There are 650 million that are considered the citizens of ASEAN by virtue of having 10 member countries who have signed the been members of this organization. So happy ASEAN Day, mabuhay ang ASEAN. Happy ASEAN Day sa ating lahat. Isang karangalan siyempre para sa akin maging MC dito sa 56 ASEAN Manila. Hindi natatapos sa pagdiriwang ang trabaho ng mga lider ng ASEAN para sa kapakanan ng Southeast Asia. Para sa TFC News, Wendy Palomo, ABS-CBN News, Jakarta, Indonesia. Patuloy na nagpapamalas ng husay ang mga Pinoy tattoo artists sa Norway at France, patok maging sa ibang lahi ang astig na disenyo ng Pinoy. Nagpapatrol, Marco Camas. Ang simpleng hilig sa pagpipinta noon, naging daan para mahasa ang talento ng sikat na Pinoy tattoo artist sa Norway. Hello, my name is Junel Liwanag. I'm the owner and the artist of Tinta Art Tattoo. Taong 2019, naisipan ni Junel na itayo ang kanyang shop sa Sarpsborg, Norway na alokay tattoo and piercing business. In this tattoo shop, we do realism, colored, oriental, and many other styles. At siya nga pala, nag-piercing din kami. Dumaan siya sa apprenticeship kung saan nahasa ang kanyang talento. To become an artist or tattoo artist, kasi kailangan mo talagang mag-apprentice ka. Kasi sa Norway, wala talaga yung proper schooling or schooling. So it has to be learned through experience talaga. Tumutulong sa kanyang shop si Angelica bilang kanyang apprentice. Nag-graduate po ako ng Art Design and Architecture. At kaya po ako nagtrabaho dito sa Tinto Art Tattoo dahil simula po nung bata pa po ako, mahilig po ako mag-drawing and mag-paint. Di lang mga Pinoy ang kanilang customers, kundi maging ibang lahi. It's my second time and my second tattoo here. I'm very happy with it. Payo naman ni Junel sa mga gustong sumubok sa ganitong negosyo. Sa mga nagbabalak mag-try ng ganitong negosyo or work, I would say go for it. Kasi kailangan nyo rin talagang malaman kung talagang para sa inyo to. Sa France, nakipagsabayan ang tubong ni Baisia na si Sherwin Semacho sa mahigit 100 tattoo artist convention sa Art Passion France. Nag-start ako bumili ng machine 2012.
Dati nagmi-minage-minage lang ako, naglilinis katulad ng mga Pilipino dito sa France. Habang kumikita ako, nag-iipon ako, bumibili ako ng mga gamit ko. Sumabak siya sa limang kategorya. Ang manga, realism, noir gris, best of day, at best of show. Hindi man pinalad na manalo, wagi pa rin si Sherwin sa puso ng mga Pinoy sa France. Tunay na larawan ng galing at determinasyon sina Junelle at Sherwin na winagayway sa mundo ang talentong Pinoy. Kasama si Bong Agustines. Para sa TFC News, Marco Camas, ABS-CBN News, Sarpsborg, Norway. Ibinahagi ng isang eksperto kung paano maging wais sa paghawak ng pera. Kabilang dito ang mga paraan ng pag-iimpok at pamumuhunan na layong makatulong para maging mas komportable lalo na sa pagdating sa panahon ng pagre-retiro. Nagpapatrol, Henny Espinosa. Ayon kay Rod Mercado ng Financial Rescue LLC, maraming Pilipino ang old school pa rin at nag-iipon lamang sa pamamagitan ng pagkaroon ng savings account sa banko. Pero lugi ang nag-iipon kapag mataas ang inflation. Safe naman mag-ipon ng pera sa isang savings account. Pero sa mga panahon na mas mataas ang inflation kaysa sa tinutubo ng pera mo sa banko, lugi ka. Kasi lumiliit ang halaga ng pera mo o yung tinatawag natin na purchasing power. Kaya para maprotektahan ang halaga ng pera mo, dapat matuto ka rin na mag-invest sa mga financial products na mas malaki ang potential returns. Halimbawa, mutual funds, stocks, mga bonds, maaari ding mag-invest sa mga bagay na tumataas ang halaga sa paglipas ng panahon tulad ng real estate o negosyo. Dahil ang investment ay may katumbas na risk, ang tamang diskarte ay i-diversify ang mga investments mo. Sa mga workers na walang tigil sa pagtrabaho nang makaretiro ng maayos, kadalasan sa 401k at Social Security lang umaasa ang mga ito at minsan autopilot. Ayon kay Mercado, may mga paraan para ma-maximize ang 401k at Social Security. Here are some ways to maximize it. Maglaan ng mas malaking halaga ng inyong kita sa 401k. Kung nagtatrabaho ka sa isang kumpanya na nag-alok ng 401k, na may matching contribution, siguruduhin maglagay ng sapat na halaga upang makakuha ng buong matching contribution. Aralin at piliin ang tamang mga investment options. Sa iyong 401k, maaaring may iba't ibang mga investment options. Alamin ang mga ito at magpatulong sa mga professional or mga financial advisors upang matukoy ang mga pinakamainam na investment options ninyo. Para sa Social Security naman, ito ang isa sa mga pinaka-importanting tandaan. Delay claiming of benefits until your full retirement age para makuha mo ng buong buo ang iyong benepisyo. Mas malaki rin ang makukuha mo kung ikaw ay nagtrabaho at nagbibigay ng contribution for at least 35 years. Ayon kay Mercado, maliban sa 401k, marami pang ibang options sa long-term investment na pang-retirement din. Maraming pinagpipili ang investment options tulad ng Individual Retirement Account or IRA, stock market, bonds, real estate, annuities, and even life insurance. Sa IRA, kahit sinong may regular work ay maaaring mag-open ng account. Dalawang types ito, traditional at Roth. Sa stock market naman, mamumunan ka sa mga kumpanya na listed sa stock market. Mataas man ang potential return, pero mataas din ang risk. Kaya dapat pag-aralan mo ito bago mamuhunan. Pag bonds naman, mas secure ang iyong return on investment dahil ang bond ay utang ng kumpanya o government na babayaran nila sa iyo sa takdang panahon. Kaya mas makakasiguro kung matatanggap mo ang interest sa iyong puhunan. Sa real estate naman, ito ay ang pagbili ng residential properties, commercial properties o mga real estate investment trust ay maaari magdulot ng positibong kita sa paglipas ng panahon. Sa usapang early retirement naman, maraming young professionals na may goal na ngayong mag-retire in their late 40s or 50s pa lang. Alam mo, if you're planning to do an early retirement, ito naman ang mga dapat ninyong gawin. Una, make some adjustment on your current budget at estimate mo yung savings need mo. Control your expenses and put more money in savings. Also, make sure that you're
that you're able to manage your debt well. Pangalawa, calculate your annual retirement spending to sustain your desired lifestyle. Pangatlo, invest on growth, but be careful investing your money. Pang-apat, keep your expenses in check. Ito naman ang payo ni Mercado para masiguradong safe at comfortable ang retirement. The amount of savings you need depends on several factors tulad ng retirement age, goals, annual salary, inflation, investment portfolio performance, and potential healthcare expenses. Some strategies call for having 10 to 12 times your final working year's salary or specific multiples of your annual income that increases as you age. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Maraming salamat, kapamilya!